paano mag-save ng playlist sa Watch Late. Gamit ang Chrome para mapabilis ang pag-save ng playlist. Kung paano daw mag-save ng playlist sa Chrome para mapadali ang pag-save. Una po, open natin yung YouTube natin. Tapos kung ano yung account na gagamitin natin, dapat i-clear history natin siya. Siya. Clear history. Tingnan natin yung watch later niya. Okay na. History. Ayan, okay na po. So, ito po yung account na gagamitin ko. Lanaga sa Play. Pagkatapos po niya, ipunta tayo sa playlist. I-save natin sa watch later. So, ito po, kukunin ko yung Good Morning Angels. Copy-paste nyo lang po siya. Ayan. Copy link. And then, punta na po tayo sa Chrome. Punta natin sa Chrome. I-copy-paste natin siya dito sa my search. So, ayan. Copy-paste. So, dapat, make it sure na yung YouTube nyo ay kung ano ang gagamitin yung account, yun din ang gagamitin nyo. Kung ano yung gagamitin nyo sa pag-play, yun din ang dapat na gagamitin nyo sa YouTube nyo. So, tingnan natin sa YouTube. Check natin kung yan ba ang nakalagay. So, ang nakalagay dito sa YouTube po ay ang aking main channel. Ayan siya, main channel siya. So, palitan natin siya ng another account. So, ang gagamitin ko ay Len Agasan TV. So, ayun, nakalagay na siya sa YouTube. So, balik niya ulit tayo sa kinopy-paste natin. So, ganyan po yung makikita natin kapag hindi same account ang gagamitin nyo sa pag-play. Hindi siya magsisave. Ayan. Punta po tayo sa Chrome. Why? What happened? So, dapat po dito sa baba, ang nakalagay sa keypad ay dapat ay go. So, hindi siya go. So, i-touch na lang natin itong pinapipaste natin dito. Ito po. Ayan, nandiyan siya. And then, gamitin po natin ang desktop. Ayan po, desktop. Pag desktop po natin, makikita nyo yung play all. So, ayan, touch natin si play all. So, ayan na ang play all. Baba po ng play all, makikita po natin ang join and subscribe. Doon sa ibaba. Sa ibaba niyan, dahan-dahan lang natin kasi baka maano. Sa kahulihan po, so meron ding live. Video lang po, yung 3 dots, dun po tayo mag-click. Makikita nyo po. Makikita nyo po dyan ang Q. So pagkatapos nyo po matouch yung Q, po kayo dun sa itaas. And then, click nyo po yung save. Save nyo po sa queue. Watch later, then save din po. So, ayan, watch later natin na po siya. So, ganun po yun. Tapos na po tayo dyan. Back na po tayo sa... Balik na po tayo sa YouTube. Check natin. So, ayan, dito na tayo sa ating channel. So, ayan na po lahat siya. 5 videos. So, yung pinakahuli po, may sobra po yan kasi i-touch po natin yung ano. So, may sobra. Ito po kahulihan, hindi po ito kasali. So, re-remove natin siya kasi 64 videos lang naman po yung nakalagay sa playlist. Ayan.
po, pwede na po tayo mag-play. Ganyan lang po siya. Susunod po natin gagawin ay kung paano mag-clear history sa watch later. Ganito lang po yun. May 3 dots po doon sa taas. Click po natin siya. Ayan. Lumabas na po yung remove watch videos. So, ayan. Remove na po natin. So, nawala na po silang lahat. Nawala na po yung playlist ng watch later. So, tingnan natin yung kanyang history. So, yung history niya, ayan yung history, meron pa siya. So, ang gagawin natin, pag na-clear mo yung history, kagaya nito, yan, pwede siya isa-isa, pero sobrang tagal. Try natin na pumunta sa ating account. Ayan. Tapos time watch. And then, may 3 dots sa taas, sa right side. Click natin yung settings. So, click natin yung history and privacy. Then, clear. Ayan. Clear watch history. Search history cleared. So, ayan po. So, cleared na po siya. Tingnan natin ngayon yung history. Watch later. Done. History done. So, ganyan po. Kasi kanina pinakita ko sa inyo. Pwede rin naman siyang isa-isa, kaya lang medyo matagal. So, ganun ang gagawin natin. Pupunta tayo dun sa ating account para mag-clear natin siya. Ganun lang po yun, guys. Very easy.